di wala kaming ulam. Ang daming tao, kasi yung tindahan ay sobrang lakas, ang daming tao talaga. Nung mag-alas 7 na, hinantay ko mawala yung mga tao na nabili. Kasi nakakayamang utang eh, di ba? Isang corned beef. Kasi wala akong ulam. Wala kaming ulam ng pamilya namin. So, hinantay ko lang na kumonti yung tao, eh gutom na yung pamilya ko. So, nag-last loob na ako. Sabi ko, shock ba po pwedeng pautang ng isang corned beef, Argentina? Alam mo, ang sabi sa akin, oh, ngayon, anong nangyari? Ito na, bumalik. Alam ko, medyo malungkot to. Sigurado, mas naging malungkot ka nung nawala yung si Mr. mo. Ano nga pala namatay niya? Na-accidente sa motor. Ah, na-accidente. Yan lang o bagong gawa yung tulay na yan? Ah, kailan yan? 2001? Nung bagong gawa lang to, KJ na yan. Anong nakabangga sa kanya? Ano, yung... So yun, pinagluto tayo ng paksiw na pata. Yan ang mga masyarap. So syempre ito, hindi kasama yung dessert shop. Panindan nila, huwag natin silang burautin. Kawawa naman kung buburautin pa natin. So tara, kain na tayo. Alright, so yun. So syempre, bago lang tayo, magdadasal muna tayo. Syempre, bago tayo tumanggap ng biyaya mula sa ating ama. Dasal muna tayo, Prof. Syempre, Prof, lead the player. Dim the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ito at meron naman po tayong makakain at bibigyan niyo po kami ng pagkain ngayong araw na ito. At sana po ingatan niyo po ang lahat ng pamilya namin ngayon dahil may dumarating po na bagyo, nakalipas na nga po. Ilan po, maraming salamat. Amen. Alright, so kakain, tatanggalin ko muna yung aking sombrero. Kain na tayo, Nay. So kain na muna tayo, ha. Subo na tayo. Tara. Ayan, may koko. Rudy, kain na tayo. So, Nay, kukuha na kami ng pagkain. Okay. Sino yung gusto nito, Nay? Ako po. Gano'n ka nakatagal nagtitinda dyan sa barangay? Ano na, 1995 pa ako nag-umpisa. 1995? So, maliit pa lang yung anak ko nun. So, si mga ano dyan, mga kapitan dyan, mga kagawad, talagang kilala na kayo matagal na. Sige po. Matagal na talaga, makakakilala mo na talaga sila. Sa school po ako nag-pwesto. Saan school? Yan sa Ermin Garcia. Sa may ano, Nas? Sa may Q-Mart po, malapit. Sa may Q-Mart. Anong ilang taon ano? Ilang taon na ba kayo, Nay? Ako, 52 na po ako. 52. So, ilang taon ka nag-start na mag-ganto? Ano na, mga... Kasi nag-byuda ako, 38 ako eh. Ah, tagad mo ng byuda? Hindi ka na hindi ka na nag-asawa ulit? Nag-asawa, pero ano pa? Hindi dito nakatira. Ah, hanggang ngayon asawa mo siya? Apo. Mm. Sarap ah. Sarap to ah. Sarap yung kinakain ko dito. So, nakakatulad ng sinabi mo, dalawa na yung anak mo. Dalawa yung anak mo, ilang taon na yun? Yung isa, 30. 30. Ito, 27. May napagtapos ka ba? Opo. Meron. Sa pamamaraan ng pagbebenta mo ng... Pagtitinda ng fishball. Ah, di ba? Ang galing, no? Di ba? Kahit ganun. Di naman kahit ganun lang kasi kumikita ka nandiyan. Balita ko nga, ang lakas mo kumita. Siguro mga 5,000 ka isang araw, tubo. Hindi totoo ba yun? Hindi ba yung totoo? Sabi, balibalita, di ba? Hindi, pero usually, yung mga ganyan ate, magkano ba everyday na benta niyan? Tubo, ah, labas na yung lahat tubo. Ng puhunan, pagod. Kung sa 500 isang araw, meron naman po. 500 isang araw? Opo. Para ka na rin empleyado. Pero, ang dami mo rin ginagawa. Opo. Kayo nagluluto. Lahat. Tapos, nagbabanggal sa tindahan, di ba? Mm-hmm. Pero ngayon, matanong kita, Nay, bukod doon, ano ba yung napasukan mo pa? Ay, nung wala pa ako asawa, ay nung kasasama pa lang namin, nag-OFW ako. OFW, saan naman yan? Kwento mo naman yan. Saan ka naman nag-OFW? Sa Kuwait. Hmm. Domestic helper. Mm-hmm. Ilang taong ka doon? Ano yun, nung... Mag-aapat. Kasi nagkagera ron nung ano eh, ng Iraq at saka Kuwait. Ah, yun yung panahon na 1991 ba yun? Nga, gano'n, no? Tama, sabi mo kasi 1995 ka nagtinda. So, kung mga nag-Kuwait ka nga before ka magtinda rito, mga 1991 nga yun. Alam ko, parang gano'n natin yung Desert Storm eh, yung mga gera sa Iraq at saka sa Kuwait, di ba? Tapos, paano ka naman napadpad sa UC? Kasi, sabi mo, taga Pangasinan ano, ka. Ilang taong ano napadpad dito? Ano na, umuwi na ako galing Kuwait. So, hindi kami nagkita sa abroad. Nino? Yung napangasawa ko noon na. Ah, ganda ng love story nyo. So, love made from Kuwait.
Hindi nyo kinuwang ninong si Saddam. Dapat kinuha yung ninong. Wala, hindi mahanap eh. Di ba? Pero pagkatapos nun, pagkatapos yun ng Rich, sabay na pumunta ng QC. Mm-hmm. Hindi, o nagpangyosinan ka muna. Umuwi muna ako doon. Tapos, pumunta siya taga Quezon City. Taga saan siya rito? Dito. Ah, ito. Dito talaga siya. So, kumbaga, after nung love story niyo sa Kuwait, pinagpatuloy niyo na rito, sumama ka na sa kanya. Tapos, ano trabaho dati ni Mister? Ano siya? Pintor. Pintor. Tapos ito nga, gulong nga sinabi mo, nag sidewalk vendor ka na. So, yun na yung ginawa niyo for ilang years. Masaya naman, ate. Okay naman. Alam ko, maraming problema kayo pinagdaan na. Masaya na rin yun. Oh, pero, kwento naman, ano naman yung pinakamabigat na problema na napagdaanan niyo ni Mister? Siyempre, dalawa kayo kakibat, hindi lang naman ikaw nagdadala ng mga problema. Yung mga time na may mga nag-aaral, di ba? Lalo na nung nawala siya. O sige, kwento ka muna, nung kayo ni Mister, paano ba, siyempre nagkana kayo? Nung nawalan siya ng trabaho, so, ano? Siyempre walang makukuha na ng kakainin. Andiyan na uutang ka sa tindahan, makikiusap ka sa tindahan talaga, lubos-lubos ang pakiusap. Kung hindi ka bibigyan, wala, pasensya ka. Alam nyo ba, nangyari yan sa akin. May kwento ako. Nangutang ako ng corn beef kasi wala akong pang-ulam sa bahay. May mention ko na. Actually, maraming beses ko na ito na kwento na din. Pero ba, hindi nyo lang alam. May tindahan doon sa dati naming inupan. Actually, hindi ko yung bahay. Nakikita na lang ako sa dati kong asawa. Yung Shock, si Shock. Rudy, kailangan mo yan si Shock yung pangalan ng tindahan. Dati, may pera ako. Pag namimili ako doon, nagpapautang yun. Nung nawala lang ako ng pera, di wala kaming ulam. Ang daming tao, kasi yung tindahan ay sobrang lakas, ang daming tao talaga. Nung mag-alas 7 na, hinahantay ko mawala yung mga tao na nabili. Kasi nakakayamang utang eh, di ba isang corned beef? Kasi wala akong ulam, wala kaming ulam ng pamilya namin. So hinahantay ko lang na kumonti yung tao, eh gutom na yung pamilya ko. So nag-last love na ako, sabi ko, Shock, baka po pwedeng pautang ng isang corned beef, Argentina. Alam mo, ang sabi sa akin, hindi pwede. Alam mo, ang daming tao nun. Siguro mga apat kami nabili nun sa tindahan niya. Alam mo yung pakiramdam na parang nalugmok ka sa... Parang nabalian ka na. Siyempre, hindi ka pinautang, napahiya ka eh. Ganun din ako eh. Tapos, wala ka pang kakainin pag-uwi. Alam mo yung sobrang lungkot mo na pagtalikod mo sa tindahan. Sabi ko, ba't ganito yung buhay, di ba? Napakahirap, di ba? Pero siyempre, kahit ganun pa man, bumangon tayo. Ubusin mo na itong ulam niyo, masarap. So, ito po yung babalik tayo. So, yun nga. O, ngayon, anong nangyari? Ito na, bumalik. Alam ko, medyo malungkot to. Sigurado, mas naging malungkot ka nung nawala yung si Mister mo. Ano nga pala namatay niya? Na-aksidente sa motor. Na-aksidente. Yan lang o bagong gawa yung tulay na yan? Kailan yan? 2001? Nung bagong gawa lang to, KJ na yan. Anong nakabangga sa kanya? Ano, yung hindi yung nalaglag na wire ng PLDT. Nadaanan niya, pumulupot sa likod ng motor. Walang nangyari sa PLDT, hindi niyo nireklamo o ano? Wala, kasi nakainom sila eh. Yun lang. Hindi, pagkatapos... Hindi ko nahabol yung insurance ng motor. So pagkatapos na, ano na nangyari? Nung naano na yun, wala na. Ako na ang... Hindi, tinigil ko na yung nagtitinda. Namasukan akong tagaluto ng karinderya madaling araw. Ilang taon? Yun. Mga 3 taon din. Tapos? Tapos nung nagluluto na ako, nakilala ko yung napangasawa ko ngayon. Ngayon, tinutulungan, nagtutulungan kayo? Oo, hanggang napaaral namin yung anak ko. So naging kaagapay mo siya? Dalawa yung... trabaho ko nun. Nagluluto ng umaga. Alas 3, umpisa na. Hanggang alas 7 ng umaga. Pagtapos naman nun, mag-aalak ako ng silver. Yung silver na jewelry. Umutang ko yun. Yung tubo akin. Sige, nag-aalok ako hanggang... Napatapos ko yung anak ko, ganun ng ganun araw-araw. At least napatapos mo. Yung talaga kasi ang responsibilidad natin mga magulang, mapatapos natin ng pag-aaral yung mga anak natin. Kahit anuman, kahit napakahirap, di ba? So, pero ngayon, Nay, meron ka ba bang hinihiling? Ano bang hinihiling mo sa buhay mo? Hinihiling? Alam ko, syempre lahat. Bahay ko eh. Lahat tayo mayroong mga hiling, di ba? Mapapagawa ko itong bahay ko eh. Oo, syempre lahat tayo may gustong gano'n. May gustong umaman, may gustong masenso. Di ba, katulad mo, ilang taon ka na? 52. Oo, di ba? Malay mo naman, dumating yung panahon. Nabiglang may swerte yung darating. Masipag ka naman. Kung kasama naman natin na sipag, yung mga swerte.
Mapag-aral ko naman itong mga apo ko, ganun. Ay, ngayon tinutulungan mo pa rin yung mga anak mo. Siyempre. Gano'ng kaswer, ang bait ng mama nyo. Love nyo si mother, love nyo yan. Ah, love nyo yan ha, siyempre, oo. Ito mo nakakatawa yung mga apo mo, eh, no? Diba, mga babae. Love nyo yan, lola nyo, ha? Alright, so, siyempre, bagong lahat. Meron nga pala akong ibibigay sa inyo. Maliit lang to. Siyempre, mula kay Doc G, meron kang 1,000 pesos para kay Doc G. Mula kay Doc G pala yan. Kay Doc G. Siyempre, meron din mula sa Pinoy Pornstar at Boss Gold, 1,000 pesos. Pagpasensya mo na bayad ko yan sa kinain ko rito. Siyempre, meron ka rin produkto para sa mga apo mo. Meron ako dito dala ang peanut butter ng bayan. Siyempre, Mr. Pini peanut butter. Yan, pang-ulam nyo. Yan, bigay mo sa mga apo mo. So, nay ako, masasabi ko lang sa'yo, napakabuti mo. Kasi, di ba, meron kasi dyan, kahit yung mga, paras din lang nakatayuan sa buhay, pero pinapabayanan nila yung mga apopo nila, anak nila. Di ba? So, ikaw, kahit yung ganito, andyan, katulad nga na sinabi mo, pinag-aaral mo pa rin yung mga apo mo, tapos may napagtapos ka. Diba? Syempre may pangarap ka rin. So, may ampun pa nga ako isa. Ayan. May ampun ka ba? Ayun. Pinag-aaral ko to. Oh! Shipin mo! Ilang tao? Ilang grade? Grade 8. Grade 8? Galing pang panggasinan niya. Sino naman naawari yan? Naman. Ano, pamangkin sa apo. Naawarin ako sa nanay tatay niya. Di kinuha ko na. So, tinutulungan mo naman to. Tinutulungan mo naman si mother. Oo, kailangan. Syempre. Hindi naman nagpapakasaya si mother para lang, di ba? So, tutulungan nyo siya, di ba? So, galingan nyo na si pag-aaral, yung mga yan. Balang araw, meron din dyan makakahit ng jackpot. Pag na-hit yung jackpot, di tutulungan si mother. Natutuwa din naman ako at maayos naman pag-aaral niya. Nakatanggap nga ng medal na karantaon niya. Oh, ganun ba? Bigyan natin ng ano yan. 500 pesos na nakatanggap ng medal. Oli ka rito. Bigyan natin ng medal yan. Galingan mo lang, ha? At tutulungan mo si mother. Alam mo ba? Ha? Ah, ito yung ampon. Mm-mm. Pag marami ako niluluto. Ikaw nga, ampon ka pero kamag-anak pa rin nila mother. Kamag-anak. Mm-hmm. Ako ampon talaga ako, hindi ko kamag-anak yung tinitiran ko. Oo, ampon din na siya ako. Ako isa akong, hindi ko kinakain ng isa akong ampon. Mm-mm. Pero maswerte ako dahil yung ampon sa akin is maayos na pamilya. Kumbaga, blessed pa rin ako na pinampon ako ng mga tunay kong magulang. Pagkapanganak pa lang. Kasi, syempre, nakilala ko yung mga magulang ko ngayon na maayos naman ako pinalaki. Binigyan naman ako ng magandang buhay. So, di ba, nagkaroon man ang pagkakataon na naging rebelde. So, syempre, pagiging bata at naisip ko na bakit ba ako nandito? Ba't hindi ko kasama mga tunay kong magulang? Pero, mas isipin mo pa rin na mas dapat ka magpasalamat kasi kung hindi ka pinampon, baka nandun ako sa mas mahirap na buhay. Mm-hmm. Diba? Eh, yung umampon sa akin is maayos. Kaya nagpapasalamat pa rin ako. So yun, maraming salamat. Tatapusin na natin to. So yun, isang kwento na naman ng kwentong buhay at sugod bahay. Siyempre kasama ako si Toy Tumamen, kasama si Prof. Rudy at si Nanay. Maraming salamat. So peace!